Hello po, silent reader po ako dito sa hashtag takutan. At nais ko rin po sanang magbahagi ng karanasan ko noong nanganak ako nitong February 28, 2022 lang. Pasensya na din po kung hindi ako marunong magkwento. Call me Ayeng. Isa po yan sa mga totoong nickname ko. Total eh, wala naman akong dapat ipag-alala. 27 years old at taga Romblon po ako. Pero nanirahan po ako sa Batangas at doon ko na din po nakilala ang love of my life. Doon na kami nagsimula ng buhay namin. May 12, 2021 nang maging kami. June 23 nang mag-positive ako sa PT ko. Pero medyo malabong linya lang siya. Kaya naghintay pa kami ng isa pang buwan para makasiguro. July 24, nagpa-check up ako and confirm na, buntis nga ako ng 8 weeks and 4 days. Ang lupit ng jowa ko, nabuntis agad ako. So fast forward, nakatira kami sa Batangas, mismo sa lugar na ibinigay sa mga taong nakatira dati, sa ngayon ay pierna ng Batangas. Ibinigay sa kanila yung lugar o yung relocation site na yon para malipatan kapalit ng lupa at tirahan nila doon na ginawangang pier ngayon. Maayos naman kaming namumuhay. Sa pier mismo ang trabaho ng lip ko o yung live-in partner ko. Nangungupahan lang kami kahit na taga doon din mismo ang partner ko dahil gusto kong matuto kaming pareho na mamuhay ng sarili namin. Malapit lang naman ang mismong bahay nila sa inuupahan naming bahay. Mga ilang bahay lang din ang pagitan. Palagi lang din akong dinadalaw ng biyanan ko, lalo na kapag nasa trabaho ang partner ko, para daw makasigurong okay lang ako, lalo nga't buntis ako tapos panganay na apo pa. Kaya talagang alaga ako ng biyanan ko. Hindi ako matatakotin dahil hindi naman ako duwag. Kaya okay lang kahit mag-isa lang ako sa bahay, kahit gabi. Dahil monthly ang shifting ng partner ko sa trabaho niya, kaya may pagkakataon din na isang buwan akong mag-isa lang sa bahay kapag umaga. At ganoon din sa gabi, maliban lang kung day off o absent ang partner ko. Lagi naman akong sinasamahan ng biyanan ko sa bahay, lalo na kung panggabi ang partner ko. Minsan nahihiya na ako kasi hindi siya makatulog ng maayos dahil malikot akong matulog. Kaya sinasabi ko na wag na lang niya akong samahan dahil okay lang naman kako ako at wala namang mangyayaring masama sa akin. Kaso ayaw talaga niya akong iwang mag-isa sa bahay. Until one day, mas lalo niya akong hindi na iniwang mag-isa. Naging usap-usapan kasi na may nakikita daw na malaking aso malapit sa lugar namin tuwing alauna hanggang alas dos ng madaling araw. Siyempre dahil nga hindi ako takot sa mga aswang-aswang, tumawa-tawa lang ako. Malakas din kasi ang paniniwala ko sa itaas na hindi niya kami pababayaan ng ipinagbubuntis ko. Mas napadalas ang pagsasabi at pagpapaalala sa akin ng mga tao doon na mag-ingat nga daw ako at huwag nang lalabas kung gabi. Pero dahil nga matigas ang ulo ko at likas na pasaway, hindi ako nakikinig. Kasi nga hindi rin talaga ako takot. Lumalabas pa rin ako kahit gabi na para sunduin ang partner ko minsan sa kanila. O kaya minsan para bumili. May nakapin naman akong bala ng baril sa damit. Para pangontra daw, bigay sa akin ng friend ko. So ayun na nga, kahit lagi akong sinasabihan, minsan nga kahit tito na ng partner ko nagsasabi na siya mismo, ay nakakita daw. Dahil minsan madaling araw na siyang natutulog. Pero hindi pa rin ako natatakot. Hanggang isang araw, nakulitan na ako. Kaya ang ginawa ko, nilagyan ko ng makabuhay na baging ang bubungan ng kwarto namin. Nagpaikot din ako ng makabuhay sa kwarto namin pati na sa pinto. Ang style pala ng lugar namin, parang pabahay siya
na may mga black blocks. Tapos, magkakadikit talaga ang bahay na halos pader na lang ang pagitan. Kaya talagang hindi nakakatakot. Kasi in case man na may mangyaring hindi maganda, eh anytime naman ay makakasigaw ka at siguradong may makakarinig sa'yo. February 2022, 9 months na ang tiyan ko. At wala namang nangyaring masama o kakaiba. Hanggang sa isang linggo na lang bago matapos ang buwan na yon. Nakaramdam na ako ng kirot at pangangalay. May discharge na din ako, kaya medyo kinabahan na ako. Kaya tumawag agad ako sa mama ko sa probinsya namin para ipaalam ang nararamdaman ko. At nagdesisyon na ang mama ko na lumuwas na para alalayan ako sa panganganak ko. Ang plano ko talaga ay sa bahay na lang manganak. Dahil takot talaga ako sa hospital. Dahil na rin nga sa COVID na yan. At dahil may nakilala din akong magaling na midwife, kaya go na lang talaga ako sa bahay. Kasi kompleto din naman sa gamit. In fact, naka-dextrose pa nga ako nun. Pero ibang kwento naman yun kung bakit ako nakaswero. So eto na nga. Nakarating na ang mama ko sa amin. Bale ang mama ko pala eh, likas na mabunganga. Yun bang Armalite kung umandar ang bunganga? February 27, medyo dumalas na ang hilab ng tiyan ko. Hirap na rin akong maglakad, kaya higa na lang ako ng higa. Pinatulog muna ako ni mama ng tanghali, para daw may lakas ako sa gabi. Kasi alam niya na gabi ako manganganak. Kaya naman pinilit ko din matulog, kahit na hirap na ako sa sakit na nararamdaman ko. Nagkataon na panggabi din ang trabaho ng partner ko that time. Pero dahil maganda naman ang management sa kanila at hindi naman mahigpit, eh pinapasok ko pa rin siya kahit nagle-labor na ako. Kasi anytime naman daw eh pwede siyang tawagan para makauwi kapag nanganganak na talaga ako. Sayang din naman kasi ang pasok niya kung hindi pa naman talaga ako manganganak. Dumating na nga ang gabi at ganoon pa rin ang pakaramdam ko. Nakapasok na rin sa trabaho ang partner ko at dalawa na lang kami ni mama sa bahay. Hirap na hirap pa rin ako kasi sobrang sakit talaga. Pero iba pa rin ang pakiramdam ko. Yun bang gusto ko ng manganak pero hindi pa rin ako mapaanak? Malapit lang naman yung midwife sa amin kaya hindi ko muna inabalang tawagin. Nasa kwarto lang ako nagsiselfone habang ang mama ko naman ay nasa kusina at naglalaga ng tubig para na nga rin daw sa panganganak ko. So eto na. 8 PM. Habang busy ako sa kaka-Facebook, tinawag ako ni mama sa kusina. Nung una hindi ko pinapansin kasi nga nahihirapan akong kumilos. Kaso ayaw tumigil ni mama sa kakatawag sa akin. Kaya naman pinili ko na rin na makalabas ng kwarto at pumunta sa kanya. Tinanong niya ako, "Pakinggan mo yan." Sabi ko, "Ang alin?" Sabi naman ni mama, "Yung naglalakad sa bubong." So ako naman, tumahimik at nakiramdam. Nakinig din ako. Tapos ayun na nga, narinig ko yung sinasabi ni mama. Pakinig mo talagang may naglalakad sa bubong. Yung tipong ang bigat ng yabag. Eh yung bubong pa naman ng kusina ng inuupahan namin, eh medyo marupok na. Kaya kung maglalakad ka talaga doon sa bubong na yon, eh lulubog siya sa tuwing hahakbang ka. At ganoon nga ang nangyayari. Siyempre ako, dahil nga hindi naman ako duwag, eh nagawa ko pang biruin si mama. "Pusa lang yan," sabi ko. "Ah, grabe namang laki ng pusang yan. At talagang nalubog pa ang bubong sa tuwing nalakad?" Sabi naman ni mama. So ako naman, nag-isip pa ng ibang irarason. "Eh baka kapitbahay, baka naghahanap lang ng signal," sabi ko. Doon na nagmura si mama ng pasigaw. "Ay yawa. Gabing-gabi na naghahanap pa ng signal. At talagang dito pa sa bubong natin? Bakit?
Wala bang signal sa kanila? Malakas nga ang signal dito sa loob eh. Tapos siya aakyat pa ng bubong ng ibang bahay. Singhal ni Mama. Habang ako naman eh patawa-tawa lang. Pakinig namin na may naglakad ulit sa bubong. Pero saglit lang at nawala na. Kaya naman ang ginawa ko, kinuha ko ang flashlight. Lumabas ako ng bahay kahit na nahihirapan ako. Inilawan ko ang bubong, pero wala naman akong nakita. Umakyat pa ako sa motor ng tricycle na nakapark sa tapat ng inuupahan namin para talagang makita ko ng maayos yung bubungan namin. Pero wala talaga akong nakita. Nakita ko si Mama na sumunod sa akin palabas. Nagbubunga nga, kaya bumaba na ako ng tricycle. Lentik na, kaya pala hindi mapaanak-anak tong anak ko dahil dinadalaw nyo. Sabi niya, marami pa siyang binubunga nga nun. Pero deadma ko lang, kasi nga nahilab na ang tiyan ko. Kaya pumasok na ulit ako ng bahay at nahiga na ako sa kwarto. Naiwan siya sa labas, kinakausap ang mga kapitbahay namin. Dahil nagsilabasa na rin noong marinig yung pagbubunga nga ni Mama. Ako naman, tawa lang ako ng tawa sa kwarto. Dahil hanggang sa Batangas eh daladala ni Mama yung Armalite niyang bunganga. Hanggang sa nakatulog na lang ako. Nagising ako kinabukasan pag uwi ng partner ko. February 28 yun. Sobrang sakit na ng pakiramdam ko. Nilalabasan na rin ako ng dugo. Kaya naman ipinatawag na namin yung midwife. Chinect niya ako pero 3cm pa rin ako. Hanggang sa dumating na ang hapon, ganun pa rin. 4pm, stuck pa rin ako sa 3cm. Kaya naman kinabitan na ako ng dextrose at inindus para lang mag-delete na ako. 8:16pm, lumabas na ang anak ko. Kaso napansin ng mama ko at ng asawa ng pinsan ng partner ko na hindi daw gumagalaw ang baby ko. Kaya katakot-takot na pag-revive ang ginawa sa baby ko. Binabaluktot, mouth to mouth, tak-tak, balubaluktot, mouth to mouth, tak-tak. Ganon ng ganon, paulit-ulit habang ako ay nakahiga lang, nakabuka kapa at nakatulala lang. Hindi ko alam ang gagawin. Kinakabahan na nang hihina. Gusto ko nang umiyak noon, pero pinigilan ako ng midwife. Wag na wag daw akong iiyak. Yung mama ko pati yung kapitbahay namin na nakabantay sa pinto, eh nag-iiyakan na. Ako eh nakatulala lang. Hanggang sa makalipas ang ilang minuto ng pagre-revive sa baby ko, ay umiyak siya ng konti. Tapos nawala ulit. Kaya balik ulit sa pagre-revive. Hanggang sa awa ng Diyos ay tuluyan nangang umiyak ng malakas ang baby ko. At nagkakulay na rin paunti-unti ang putla niyang balat. Naubusan na pala ako ng panubigan. Hindi ko alam dahil nakadiaper ako mula pa ng 27 ng umaga. Kaya nahirapan din makalabas ang baby. Dahil nga maganit na. Kaya ginupitan ako ng 1 inch ng midwife at binuhusan ng baby oil para lang makalabas si baby. Maliit lang ang anak ko nang lumabas. Pero dahil nga naubusan ako ng panubigan, eh kinailangan talaga akong gupitan. Awa ng Diyos ay okay naman na kami ngayon ng anak ko. Malusog at masigla siya. Magsi-6 months na siya ngayong August 28. Doon sa demonyong dumalaw sa akin nung nagle-labor ako, hinayupak ka dahil sa'yo muntik nang mawala ang anak ko. Kaya naman naniniwala na talaga ako ngayon sa aswang at sa kasabihan na hindi ka talaga mapapaanak kung may nag-aabang na aswang sa paglabas ng anak mo. Maghihirap ka pa talaga ng sobra. Kaya sa mga nagbubuntis dyan, walang masamang maniwala. Mabuti na yung sigurado. Maraming salamat po sa matiyagang pagbasa ng kwento ko. Nakalimutan ko palang idagdag na noong time na may nilalang sa bubong namin, napakaalinsangan ang pakiramdam ko. Maliwanag ang buwan
at malamig pa noon ang sambyo ng hangin, sabi ni Mama. Pero ako naman, sobrang pinagpapawisan na dahil nga napakamaalinsangan ng pakiramdam ko. Binaliwala ko na lang yon kasi nga akala ko dahil lang yon sa paglilabor.